Si Rome? Wala ho siya dito. Gusto ko siya makausap. Paano kayo nakapasok dito? Wala kang pakialam. Miss? Umalis ka na at huwag ka nang lalapit sa ama namin. Alam mo ang pakialam niyong dalawa? Echimay lang kayo dito. Bakit? Akala mo hindi ko alam kung sino ka at ano ka? Umalis ka na at huwag mo nang guluhin ang pamilyang ito. Bukas ang pintuan kung saan ka pumasok. Oh, look who's here! We Tita. Were just talking about you. Tita, gusto ko lang makausap si Rome. Kaya lang itong katulong niyo kasi. Mabuti siguro si Santi niyo na lang sila. Shh! Pasensya ka na iyan. Mahirap maghanap ng maid sa Maynila. Kaya, pasensya mo na. Why don't you sit down? Let's have some tea. Alright, Loleng? Ma'am? Get some tea. Bring us over some tea. I will. Excuse me. Okay. Come on, sit down. Georgia, why have you never told me na ikaw pala was a woman ni Rome? Tita, nakakahiya naman kung sasabihin ko sa'yo. Oo nga naman, madam. Kung ako man ang kabit ni Rome, aba, hindi kayo babandera na may affair kami ng anak mo kahit na close tayo. Sen, baka napatay kita kung ikaw ang kabit ni Rome. Yung nga sabi ko, madam. Sen, ha? Isisikret ko yun hanggang kamatayan. Georgia, you know I like you better than Emma. In fact, mas gusto na kita for Rome. I cannot stand that girl. I feel you, Tita. Now I hate her more than ever. Dahil nilayo niya ang anak ko dito. Tinuruan niya na bumukod si Rome. At ngayon, I cannot even see my grandson. Nang hindi ako nabibwisit sa kanya. How's Rome po ngayon? May balita po ba kayo sa kanya? Kasi simula nung pinilit ni Emma na makipaghiwalay siya sa akin, hindi na ako makalapit sa kanya. Hindi ko na siya matawagan. Miss na miss ko na si Rome. Oh, yes, you can. Alam mo, may bago siyang cellphone number ngayon. Talaga?